Okay. So ito na. Okay, this will be the sample, no, of the presentation that you're going to do on our class demonstration of your own Google site. Okay, so you have the camera in front and then you have your module, this one. Nag-o-open to class. If you're using a phone, you can do this by clicking the share screen. Meron tayong share screen dito. No, sa inyo wala pa yan kasi you are not the presenter, but if I allow you to be the presenter, automatically magkakaroon kayo ng share screen. Okay? So once na naka-on na yung share screen, pwede nyo nang maipakita yung module nyo like this. No, yung ginagawa natin ngayon. So you are now seeing my module. Okay, if you're using a laptop, pwede rin yan. Okay, mas madali if you're using a laptop. If you don't have a laptop, okay lang din naman. Okay, pero lalabas din naman to, yung picture nyo, yung image nyo, at the same time, yung course module nyo, lalabas yan. So, the way now on how you will present is this, is once you open it, we will going to raise a question. Okay, so for example, okay, kindly open yung module mo about 4 macro skills under listening. Okay, so yan, bubuksan mo yan, and then you're going to discuss this in front, no, of the camera. Okay, so you're going to discuss. Okay, so in our topic, we're going to discuss about the first macro skills, and the first one is the one we call listening. So what is listening? Yan, i-move mo lang yan. Okay, and then you're going to read, or if you want to create an ad lib para explain kung ano yung listening, and then you just browse. Yan, papakita mo lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, you don't have to create a PowerPoint presentation because you are just telling these things to your student. Okay? So kapag meron ka na nito, halimbawa meron kang image, okay? Oh, class, this is the example of what is that picture all about? No, what is that diagram all about? Okay, and then after that, if there is a video, I don't know if there is a video in this part. Okay, parang wala. No, kapag meron kang video, you just play it and then they will listen, they will hear, they will watch your videos. And then after that, you can post it and then you tell something about the topic. Okay, after that, you play it again and then continue the topic. And that's it. Yun lang naman yung hinihingi ko sa inyo, class. You don't have to, what do you call that? Memorize a certain topic na yun yung i-discuss nyo. Because that is an old school. Hindi tayo yung parang teaching demo na pupunta kayo sa eskwelahan at magsasalita kayo. This is what you created. And obviously, if you created this module, you are very confident on the content. Okay? Kaya yung mga nagtatanong, Sir, mag-create pa ba kami ng presentation? Of course not. Why will you create a presentation since you already have your module? Ito na yun eh. Ito na yung i-discuss natin sa estudyante. Ngayon, ang pag-uusapan na lang natin dyan is, can you convince me that your course module will understand kung sino man yung magiging listener niyan? So, for example, you are going to give this course module to a high school student or a grade school student. Titingnan natin kung pag binasa ba yung content, pag yung mga different topics ba na ilalagay mo is maiintindihan nila. Halimbawa, math. O, meron kang ginawang math doon, ang dami mong nilagay, wala ka namang example. So, paano nila maiintindihan kung wala kang sample? I hope nakukuha niyo yung idea natin, no, class? You need to create a module that can be learned by your preferred students. O, meron pa nga iba, kinder. O, kinder, I don't know kung anong level, but if that is a kinder, then magtuturo ka, let's say, ng shapes. Okay? Paano nila ma-absorb yung shape kung walang image? Diba? Wala kang image na linagay. So, paano nila ma-observe? Okay? Kung wala kang video tutorial or videos na, okay, class, this is a triangle. Okay? A triangle has 3 sides and 3 corners. Okay, so paano nila maintindihan nyo kung puro nakasulat lang is text?
Kaya po yung mga students na nagtatanong, bakit kailangan pa maglagay ng image? That is because that will be for your student to understand it. Okay? Nagtuturo ka na, let's say yung topic mo is geography. Okay? Tapos wala ka namang image ng map. Wala kang image ng places. So how can they understand your topic? That is the main reason why we do this class demonstration. Okay? So binigyan ko na kayo ng idea. Kailangan pag binasa yan ng mga students nyo, dapat maiintindihan nila yung content. Okay? Okay, class? So ganun lang naman yung gagawin. I'm just telling some questions or giving you some questions na related dito sa ginawa mo. Okay, hindi naman tayo papasok dun sa pinakamalalim, no? Hindi naman natin tatanungin bakit sino nag-umpisa, kanino nagpunta, or basically dito sa mga different topics na ilalagay nyo. I'm just curious, no? We will going to ask these questions regarding dun sa itong ginawa mo ba will be benefited the students. Okay? Let's say that is grade 11. Maintindihan ba nila to o hindi? Yun lang naman yung main questions. Kaya wag na kayong wag kayong masyadong anong tawag dito? Napaparanoid kasi yung iba eh. No? Masyado silang complain because akala nila yung teaching demo na gagawin natin is the same as teaching demo that you're doing with your other subject matter. Hindi po tayo ganun. Remember, I'm not really an department, no? Hindi ko naman alam or hindi ko naman kabisado yung foundation of education because I'm not with that. I'm from IT, no? So ang inaano lang natin dito, kino-compensate lang natin is yung ginawa mo ba maiintindihan kaya nung pagtuturuan mo. If not, of course that will be deducted from your points. If yes, and nakikita ko naman na okay, so we don't have any problems. Any question, class? If you have any reaction, you can chat it or you can ask it dito sa video tutorial natin ngayon. Questions? Sir, hello po. Yes, Lawrence. So, nakapag-submit na po ako nung sa Google site. Pwede pa po pa siyang i-edit, sir, para makapag-add po ng video? Yes. Definitely, yes. You just message me again if you do some changes. Para kung nag-gradean ko na, pwede kong palitan yung grade. Pwede naman yun, class. Okay, mag-alala. Huh? I'm just helping you here. Thank you po. Class, huwag kayong magagalit or magtatampo sa akin dahil akala nyo pinapahirapan ko kayo. No. Now, remember, you're the new type of teachers later on. Okay? Kasi itong pandemic natin, don't make this as negative for you. Okay? Paano kung itong ganitong klase ng pag-aaral is i-absorb na ng DepEd, ng CHED. So, all of the teacher must know how to create an online page or an online site wherein nandun lahat ng mga learning materials. Di ba? So, benefited to para sa inyo. Huwag niyong gawing parang burden para sa inyo. Okay? So, last time, di ba, may minention tayo dun sa nag-create ng sarili ng video. I think that is Erica. Erica is here. Okay? Maganda yun. Imagine mo kapag nakita ng estudyante yun, uy, si teacher, may ginagawang video. O, siya mismo yung nagtuturo. Di ba, if you will be student, let's say a kinder or a grade school student, seeing your teacher doing that, okay, di ba, mapaproud sila, uy, si teacher, ang galing. Pwede pala yung ganun. Kuha ka nga ng hanger, mami. Tapos sabit natin yung dalawa para makita natin yung weight. Di ba, those are things that gives your students yung motivation. No, kaya naman pala nating mag-aral ng science na hindi naman tayo pumupunta sa laboratories. Oh, di ba? So those are the
good thing. Kaya last time, di ba, binigyan natin siya ng appreciation doon sa ginawa niya. And that's good. Yung iba naman, magaganda naman yung gawa. For me, yung mga gumawa, yung mga nag-pass later ng mga ano nila, ng mga Google site, maganda naman yung content. Yun nga lang, gusto ko sa inyo mismo manggagaling, kapag ito ba tinuro mo dun sa expected na students mo, maintindihan kaya nila yan. Okay? So those are the things that I want to check. And of course, kung kayo sasabihin yung yes, of course, you are going to prove. Okay? If you prove me na oo, maintindihan nila yan, no? Wala tayong pag-uusapan. Walang magiging major problems dun sa ano natin, sa discussion natin. Okay? So, paalala lang dun sa mga magtuturo. Merong mga topics na math, geography, at kung ano-ano pa. Just make sure that your students will understand something from what you are doing. Okay? Kaya ko lang kayo gusto makita on hand habang dinidiscuss nyo yan sa akin. Gusto ko makita yung expressions nyo, yung alam mo yon, yung anong tawag natin dito sa English? Yung confidence mo na ikaw talaga yung gumawa nun at pinaghirapan mo yan. Yun lang naman yung gusto kong makita. Okay? I will not ask more on your topics. Oh, what is comprehensive learning? Hindi ko naman tatanong yan. Of course, I will going to check if you understand the topic, but yung deeper side nung topic na yan, hindi naman natin pag-uusapan yan during the demonstration. Okay? Gusto ko lang makita kung ano yung content at kung maiintindihan ba yan ng mga magiging students nyo. Okay? Any questions pa? Any questions? Sa mga naka-online natin. So, I hope nabigyan ko kayo ng idea on what are the things that you're going to do. I will going to... Sir. Yes, Patricia. Pwede po tutorial kung paano po like ng picture yung mga ano po ko, yung mga ginawa namin. Meron po tayong tutorial. Dun sa video tutorial natin, meron may ways doon kung paano lalagyan ng image. Kompleto yon. Yung ginawa kong tutorial for creating Google site, may way doon para maglagay ng pictures. Okay? Actually, pwede naman... Thank you po. Pwede kayong tumingin sa YouTube. No? May mga ano naman doon, may mga link how to insert image using Google site. Type mo lang yon. Papakita naman niya sa inyo yung ano eh. Yung instructions on how to put those images. Okay? Madali lang yun. Yes, any other concerns or questions? Ay, pero pwede pa pong i-edit nun? Yes, pwede po. Basta inform nyo lang po ako if there are some changes dun sa ginawa niyong Google site so that pwede ko rin ma-edit yung grades na ibibigay ko sa inyo. Okay? But remember, until today lang yung pag check natin ng course module. Okay? Once after this day pala, after this day, we're going to stop okay, hindi na natin gagradean yung mga magsasubmit pa ng course module tomorrow. Okay? So magpo-focus. Remember, you are 85 students. No? So I will not allow anybody to do the Google site kapag wala kayong course module. No? We will going to check it. Makikita ko rin naman 'yun if you don't submitted your module. No? Tapos meron kang Google site, no? Siyempre itatanong ko sa inyo 'yun, but wala kang sinubmit na Google na course module tapos may Google site ka. Okay? Ano pa? Ano pang questions? Yes, Errol. Again? Schedule. Yung schedule ng anong tawag dito? Ng presentation, yung class demonstration natin, ibibigay ko mamaya-maya. No? May mga nagpapa-check pa kasi.
Since today yung last checking, so prioritize ko muna yung mga huling magpapacheck. Okay? Don't worry, within this day, baka pagising nyo, meron na mga pangalan na nakalagay dyan sa GC natin. Okay? Don't worry, i-ano ko yun, i-follow through ko yun. Okay? Any other questions? Sir? Yes. Mark? Sir, pwede daw po, sir, pwede daw pong gumamit ng ano po, Google Meet daw po pag nag-present po. Yes, pwede. It's up to you kung anong gagamitin natin. We can use Zoom, we can use Google Meet, you can use Bluehive, anything pwede niyong gamitin as long as you are confident dun sa gagawin niyo, sa gagamitin nating application. Okay, sir. Okay po, thank you po. Any other concerns? Okay. Wag lang magko-concern about dun sa wala po kaming internet at hindi po ako makakapag video or hindi po ako pwedeng mag-show ng camera, because guys, wag naman tayong maging ano, I'm an IT instructor. I created our LMS, no? So in terms of technology, siguro naman mas lamang ako sa inyo. Okay? So wag niyo namang sabihin na parang ayaw niyong gawin yan because you don't have any resources like internet. No, we are already may gitnang 1 year tayong ganito. No, we do the exams using online. Di ba? So we try to attend our class during using online. So, huwag niyo sabihin sa akin na mahina po yung signal, mahina po yung ganito, because how can you pass these finals? Paano tayo nakaabot ng finals nang hindi nyo, na ganyan yung connections ninyo or ganyan yung magiging problems natin? No? So, bibigyan ko kayo ng schedule, what day, what time you want, kung anong tingin nyo na mas mabilis yung internet, kahit na madaling araw pa yan, gagawin natin yan. Okay, yun yung masasabi ko lang. No? Pero yung, you will going to totally neglect the way that we're going to do for this subject, definitely hindi ako papayag. Okay? So, no more questions regarding the internet connections, because I will give you the time kung kailan yung mas mabilis na internet connection nyo. Okay? Walang laptop, pwede namang phone. Kung wala talagang internet, pwede naman pumunta sa school and then doon kayo mag-present. Okay? Hindi nga lang tayo magpe-face-to-face doon. Nasa bahay pa rin ako. No, I just want to see how you present kasi wala kang internet. So, pwede kang pumunta ng school, connect natin sa internet yung phone mo or yung laptop mo, and then you're going to do the demonstration. No, but the demonstration will be still part of your task. This finals. Okay, and actually, sinabi ko na yun last time, this will be your final examination. So, whatever the result of your final demonstration, that will be your final examination. Are we clear, class? Are we clear? Yes, sir. Okay na po. Yun! Yan ang gusto yes, ko. Sir. Anong tawag natin dito? Be motivated and huwag yung susukuan. Kaya talaga, pagsubok lang yan, lahat tayo dumadaan dyan. Okay? So, if you feel na medyo mahirap yung ginagawa natin, mas mahirap magturo ng face-to-face. Kasi pag face-to-face ka, you are always prepared every day. Ito, one time mo lang gagawin yan. Once you finish this, you can use that topic, yung mga ginawa niyong topic, over and over. No? This year, next year, gagamitin mo ulit. Next year, gagamitin mo ulit. Yan na yun eh. Di ba? So, magalit or magkaroon ng problem regarding this. Because, kayang-kaya nyo naman gawin yan. One time lang naman gagawin yan. Okay? So, I think wala nang questions. Marami na nag-chat ng mga classmates niyo. Hindi yata sila mga connect. So, going to stop this conversation.
I'm going to save this conversation and I give them time to watch kung ano yung mga diniscuss natin dito para kung may question sila or kung meron silang related na question regarding dito sa diniscuss natin, mapapanood nila. Okay? So, thank you so much for attending our very simple example of sample final demo natin. Okay? And sana on Monday, kung sino man yung mga mauuna, is maganda yung magiging result. Okay? Thank you so much for listening and watching our video tutorials. And remember, keep safe.